Una, hindi lumusot. Regional Trial Court. Nagpalit kayo ng testimony. Affidavit number 2. DOJ. Hindi rin yan lumusot sa DOJ. Ano ginawa nyo? Nag-affidavit number 3 kayo. To go at the qualifying circumstances, was there serious physical injury, was there ransom, was there insanity, etc., etc. Ang sinasabi ko doon, yun muna ang tatanungin natin doon. May ransom nga eh. Di ba nangihingi nga ng pera? Pagka ano, ganito, ang tawag doon ay blackmail. Eh, nangyari din kay ano yan eh, kay Katrina Halili. Kaila Hayden ko eh, di ba? Kaya nga nagdidemanda yung abogado ni Katrina Halili. Ah, hindi, kararating. Oh. Text mo. Ah, Katrina Halili, di ba? Oh. So, yan ay dinidemanda. Hinahabol ng abogado ni Katrina Halili kasi nga, si Cedric Lea tayo. Ano? Ang tanong natin, ang tanong kay Bong Navarro, nung nandoon ka, ano ang purpose nung nangyari yon? Ang sabi niya, para dalhin ako sa police station. So it is not against any liberty. Siya mismo ang nagsabi noon, ang purpose po ay para dalhin. Depende yan sa nagtatanong. Kung leading in question, sasabihin niya ganun. Hindi mo inaano eh. Iningan nga ng pera, may perang involved. Tinutukan ng barel. Magaling ka lang magtanong kasi magaling kang abogado. Nagagawa mong yung mga leading question, yung mga question mo towards, no? Pero kung malaya lang kami rin, magtanong rin kami. 'Di ba? Wag lang din ikaw ang magtanong. 'Di ba? Kaya nga nung na-interview yun, 'di ba? Tinutukan siya ng barel, hiningi siyang pera. Ano pa ba naman ang ano diyan? Ako sa police station. Simpleng-simple. Napakalinaw po. Napakalinaw, simpleng-simple. Hindi nila isinurrender sa mga gwardiya. Simpleng-simple. Hindi mo maintindihan. Yung mga kliyente mo, nilagay nila sa kamay nila yung batas. Simpleng-simple. Bakit di mo maintindihan? Nilalabo mo kasi yung kwento. Ay, hindi po pwede yan. Sa mga ano lang lulusot yan. Pero sa mga grade 1, malabo yun. Kasi may jurisdiction yan ng mga gwardiya. Dapat tinawag ang gwardiya kung talagang ano. Bumaba na si Denise eh. Sana nagsumbong na siya sa guard kung talagang may nangyari. Di ba? Guard eh. Inabuso ko doon sa taas. Nahuli na. Hinahuli na doon po. Hindi eh. Ang ginawa nyo, tinalian nyo yung kamay. Pinagugulpi nyo, tinalian nyo yung kamay. Tinutukan nyo ng baril. Tapos dinala nyo sa presinto, tinakot nyo na pagka ganito, ganon, hindi nagbigay ng pera, ma-i-expose nyo yung video at ano, di ba, kakasuhan nyo ng ganyan. Kaya ngayon, kinasuhan nyo. Di ba? Kaso ang naging problema nyo, tatlong beses kayo nagpalit. Pinilit nyo eh. Una, hindi lumusot. Regional Trial Court. Nagpalit kayo ng testimony. Affidavit number 2. DOJ. Hindi rin yan lumusot sa DOJ. Ano ginawa nyo? Nag-affidavit number 3 kayo. After 8 years, lumusot kayo sa nung manalo na si Bongbong Marcos. Siyempre, Topacio. Ferdinand Topacio, di ba? Sila Karen Jimeno, di ba? Spokesperson ni BBM. Salpanelo. Wala ko sinasabi, ha? Sinasabi ko lang. Kinukwento ko lang. Di ba? Siyempre, bigla nagkaroon kayo ng probable cause biglang-bigla. Di ba? Sa pangatlong affidavit. Buri mo, binigyan nyo ng probable cause sa tatlong affidavit. Paano nangyari yun? Kahit hindi abogado, magtatanong dun eh. Kasi under oath yun eh. Affidavit na, so statement. Di ba, sinumpa ang salaysay pag tinagalog mo? Nanumpa ka pa. Pasumpa-sumpa ka pa. Di ba? Pasumpa-sumpa ka pa. Di ba? Ganun yun. Jocelyn, napanood ko po ang video kuno nang pinuntahan ni Ka Percy ang bahay ni General Bantag. Yung pala, gawa-gawa lang ni Rimulya. Sabi ni Jocelyn Esteban. Yun ang sabi ni may dalawa daw doon na kaya pala ang naging problema doon ni Secretary Rimulya ay pinagdidiinan niya yung kinunan daw yung bahay.
parang doon siya nagkamali. Doon siya sumabit doon. Dapat wala siyang pakialam doon eh. Unang-una, hindi naman pwedeng gamitin na ebidensya yun eh. Diba? Eh ano ngayon kung kinuha, ang binanggit, ang terminology na ginamit naman ni, ang pangalan niyan, ni Percy Lapidjaan ay di umano. Hindi rin siya sigurado eh. Kung kay ano ba lahat yun eh. Eh, dininay nga, hindi naman ano eh. Kaya ang ginamit na terminology dyan ni Ka-Percy ay di umano. O gano'ng katotoo. Di umano na itong anong to, mga sakyan ito eh. Diba? Wala naman siyang pinipinpoint. Tapos Cinderella man pa nga yung ginamit na terminology. Hindi pa nga niya dinirekta eh. Kasi wala siyang direkta din na evidence. Meron ba siyang mga pinakita na ebidensya na pag-aari ni General Bantaglat ng sakyan yun? Asan yung ebidensya? Wala. Kasi dininay na nga ni General Bantag, hindi kanya yun eh. Yung mga sasakyan na yun eh. Yung sa mga kapitbahay niya yun, saka sa Biocor. Tornical yan, langganin po kay Bung Navarro yan. Mm. Okay, tas tinanong ng judge, pwede ka bang, ano ba yun, di ba, sumigaw, umalma, parang ganun. O, sabi niya, pwede siyang sumigaw, pero hindi niya ginawa. Bakit daw? Ayokong sumigaw, pero di kong magawa. Ayokong sumigaw, para di kong magawa. Ikaw, gulpihin ka namin. Bahagi namin ang ilong mo. Ha? Sasarado namin yung dalawang mata mo. Tapos tukuan ka namin ng barel. Tapos satalian ka namin ng packaging tape sa kamay. Tapos mga malalaking lalaki, ang dami namin. Tapos ibababa ka namin. Tapos hindi man lang hinarang ng gwardiya. Ah, sisigaw ka pa? Ha? Di ba? The mere pack na pinagugulpi doon. Tapos pinadaan sa mga gwardiya, hindi ka ba magdadalawang isip noon? Di ba? Takot siya. The reason is not important anymore. The question is... Hindi na importante yun kung takot ka eh o hindi. So, ibig mo palang sabihin, wala kaming pakialam kung under duress ka o tinutukok-tutukok ka ng parel. Dapat sumigaw ka. Di ba? Para todas ka. Anong klase naman niya? Di, wala nang under duress. Immaterial na pala yun. Wala na pala yung pag pumirma ka na. Dapat hindi ka pumirma. Eh, nakatutok nga sa akin yung baril eh. Pwede nila akong patayin eh. Anytime, pwede akong mawala eh. Sabi, nanlaban ako eh. Di ba? O, under duress o hindi? Abogado ka. Under duress noon si ano, hindi nga siya, hindi under duress, ginulpi nga eh. Tinutukan na nga ng baril. Binasag na nga yung ilong eh. Papatay na nga. Oh, hindi pa ba ano yon? Hindi pa ba under duress yun? Sa tingin mo, abogado ka? Hindi ba under duress yun? Attorney Calleja? Ha? Hindi pa ba sa'yo under duress yun? Oh. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Were you available to do that? Are you capable of doing that? That is the question. Are you available or capable? Under duress nga eh. Capable ka, able ka, pero hindi mo pwedeng gawin yon at that time. Threatened siya eh. Tinutukan siya ng baril eh. Tinakot pamilya niya eh. Madadamay eh. Ano ka, saan ka ba nag-aral? Anong klaseng, yung ano, hindi na ako, believed ako sa'yo dati. Believe ako sa'yo, abogado ka, doktor soplo ka eh. Pero yung logic mo, hindi naman lulusot kahit sa barangay Tanod. Sa totoo lang. Kahit barangay Tanod, kukwestiyonin niyang lohika mo eh. Kita mo tinutukan ng baril eh. Tapos ang lalaki ng katawan, nakita mo naman sa video eh. Nakita mo naman siguro, basag ang ilong eh. Basag ang pagmumuka eh. Mapapalag ka pa ba ron? Magsusumbong ka ron? Eh, hindi naman hinarang ng mga guard. Siyempre, kung talagang ano yun, dapat hinarang ng gwardiya. O teka, saan nyo dadaling yan? Yan. Diyan lang yung po pwede kang magsalita. Sir, binulpi po ako. Eh, kayo na ho magdala sa akin sa presinto. O. Saka lang siguro pwede magsalita yon. Pero hanggat hindi hinarang ng mga gwardiya yon, wala kang magagawa doon dahil baka kasabwat. Baka madali buhay mo doon. Diba? Siyempre, tirahin nyo na yan, tapusin nyo na yan, baka madamay pa kami rito. O, diba? Patay na, diba? So, siyempre, ang laging iniisip ni Bong Navarro that time ay survival. Natural lang sa isang tao yun. Whether you take it or not, then that is up to you already. But were you capable of doing that?
Then, hindi nga siya capable dahil under duress siya that time. Hindi ka kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan, ikaw ay genius. Hindi mo kailangan tapos ka ng pinag-aralan or tapos ka ng grade 1. Hindi mo kailangan nun. Na yun eh, basag-basag ang pagmumuka at tinutukan ng baril. Takot yun. Binagbantaan ng kanyang buhay at pinagbantaan ng kanyang pamilya. Kaya takot yun. Diba? Kung ba naman tutukan ka ng baril eh, tapos basagi ng pagmumuka mo, basag ang ilong mo. Ibig sabihin na basag ang ilong mo, malalakas sa suntok na inabot niya. Tapos magsisigaw siya doon, gusto mo. Tapos pag hindi siya nagsisigaw, kasalanan niya. Anong klaseng batas siyang gusto mong mangyari sa Pilipinas sa atin? Wala nang under duress. Eh, lahat ng katuwiran mo, ikaw ang tama. Eh, ang tanga naman ng judge kung maniniwala sa'yo. No? Yes, but how can it be detention, Karen? Were you the one asking these questions, the defense? Kasi some it's quite of, interesting. Siya ang cross-examination, leading question ngayon. Ba't saan papunta? Alam niya na isasagot eh. Siyempre, ito lang sasagot mo, yes or no. Ay, saan ba kayo papunta nun? Saan ka ba dinala? O, siyempre, sabihin niya, dinala ako sa presinto. So, anong purpose ng pagdadala sa iyo? Ano ang purpose? Bakit ka dinala? Diba? So, siyempre, tatanungin mo muna dun. Saan ka dinala? Sa presinto. So, ano ang purpose ng pagdadala sa iyo? Oh, ganun lang yan eh. Ayun ang purpose, pinakwartahan ako. Ayun yung sagot. Pine-frame up nila ako. Kaya may presinto para atras demanda. Pinapakita doon na wala nang tapos na to, walang magdidemanda, wala nang demandahan to. Na-areglo. Ayan, dinalamin kasi basag-basag ang mukha eh. Na pumapayag ako si ganito, na ganito. Pumapayag ako na makipag-areglo na lang, hindi na ako magsampang kaso, hindi na sila sampan ng kaso, ayos na to. O, di para lusot sila, di ba? Ganun yung kaya dinala ron. Eh, kahit na grade 1, kahit di ka matalinong tao, alam natin na nangyari dyan, kaya wag mong gawin mga tanga yung mga tao. Hindi naman, ano yan eh. Alam naman nila kung ano nangyari dyan. Kaya hindi ka dapat magsasalita na, were asked by me, some of the questions were asked by the prosecution. If you have a copy of the 73. Yeah, ka na naman, nasa 73 ka na naman. They did not submit during the time it was being heard for bail. Sino po walang kumontra. They did not file any opposition. It is very clear in the decision, Karen and Vic. Dapat nag-file ng opposition. Antimano. For bail. Well, that is not my call. I am for the defense. If they did not do that, if they failed to do that, that is their call. That is okay. Not my call. Alright, Attorney Howard, tanong ko lang sa inyo, no? Kasi nakuna ng video sa korte si Denise Corne, si Cedric Lee. Na kumbaga, I think... I raised my game. Ano? Alam nga. Hearings or nung papalabas, kumbaga, hindi ko alam sa Tagalog ito, pero yung he was snickering, medyo tumatawa, kasi si si Denise Corneo kasi parang yung mukha niya parang tahimik, si Zimmeras parang normal lang, si Cedric Lee parang medyo nakakatakot yung asta niya, sir, na parang tumatawa. Ako lang naman may magtatanong nito sa inyo eh, pero bakit ganun yung ano niya, sir? Parang ang tuloy ang pananaw ng ilan ay alam niyang makukuha niya yung kanyang piyansa. Hindi naman namin alam ito, Karen. Talaga, alam mo, Karen, I just arrived Monday evening. Right. Parang certain. Ibig sabihin, hindi pa nagtisimula yung litigation. Alam niya na very positive na kagad siya. So, ibig sabihin, ay alam niyo na, ibig sabihin nun, nasa Pilipinas tayo. Kayo na mag-anuhan. Mega Love Short Purge sa comment section, Gani Rosales. Yung ating Sir Gani, wala ka bang sponsor ngayon? Walang balita, no? Walang pumasok na balita, eh, no? Walang pumasok na balita sa akin, eh. Wala. Tahimik ang lahat. Emmy Howell, good afternoon, Sir Purdy. Ingat kayo. Maribilab TV, Mega Love Shoutout Host, Jocelyn Cabanting, hello po. I always replay your live stream kasi minsan busy ako.
Salamat naman, Maribilove TV. Elizabeth, kayan, ano? Good afternoon, Sir Idol. Extreme. Pansinin ng iba na sobrang pinipersonal ni Rimulya si General Bantag, pati trabaho ng spokesperson si JJ sa kanya ng ginagawa. Ang pagkakamali niya doon, parang in-emphasize niya dito eh. Doon siya nag, parang sumablay siya doon. Credibility, wala na siyang moral ascendancy na hawakan pa yung pagiging Secretary of Justice. Bakit? Yung anak niya, alam na ninyo yan, di ba? WPP, Witness Against Dilima, mga involved sa drugs, gusto niyang i-process, iparelease. Anong nangyayari? Bantag says as long as Rimulya stays in power, he sees no happy ending for him. Kung ang director nito ay si Boeing, definitely, delikado ako. Kasi siya nga nag-amamando, siya nang judge dito eh. Nakita naman ninyo kung paano siya magbuka ng bunganga. Puro kasinungalingan. Talagang ano yun. Yung ina-explain nga ni Rimulya, evidence na raw yun. Sabing ganun. Oh, ayan o, oh, ayan ang video. Sabi, may video evidence na nagliling kay ano. Kaya, sabi daw, meron ng video evidence na nagliling kay General Bantag sa pagpatay niya kay Percy Lapid. Tapos siya pinakita yung video na may mga kotse na bahay sa Laguna. Paano naging ebidensya yun? Paano naging ebidensya yun? Eh, picture lang, video lang naman ng kotse yun. At saka mga, hindi nga nila ma-identify kung kanino yung mga kotse na yun. Eh, kaya ba, ano ngayon kung may mga kotse? Diba, parang napakababaw naman na magiging ebidensya yun. Ang sinasabi nating ebidensya, eh, yung direct evidence na, ayan o, oh, ayan yung ebidensya, no, na yung pag-uusap namin ni Nakarecord, yung pag-uusap namin ni General Bantag, at saka ako, si Ricardo Silueta, ay recorded, ayan po. Yan po ang magpapatutunay. Kasi alam nyo, sa totoo lang, video hindi, ang dami-daming tinitira ni Percy Lapid, hindi lang si General Bantag. At saka yung pagkatira niya kay General Bantag, parang isang beses lang yata yun. Diba? Hindi naman niya inaraw-araw yan na natanggal sa trabaho dahil in-expose niya. Ano ba na-expose niya? Eh di, dapat ngayon, na-expose niya na. Yung in-expose ni Percy, asa na yon. Dapat, in-establish niyo muna yung mga kotse na yon. Alright? Yun ang dapat muna inuna niyo. Kung talagang gusto niyo ng ebidensya na para lumakas yung ano niyo. Kaso paano lalakas yung ebidensya niyo? Eh mga kotse, hindi nga kanya. 'Di ba? Paano niya na-prove na kanya 'yon? Kaya kayo tinatawanan. Tsaka ano ba pakialam ni Bantag do sa video na 'yon? Dahil ba sa video na 'yon natanggal siya sa trabaho? Inimbestigahan ba siya ng mga DILG or nung ng mga, di ba? May inimbestigan ba siya? Narelieve ba siya sa pwesto? Gawa ni Percy Lapid? Hindi naman. Paano maging, natural lang yan sa mga kagawaran, di ba? Na minsan titrying ka, ay ang daming tinira. Mga si Sara Duterte, binanatan niya, eh, yung mga, di ba? Sila President Duterte, si Sara Duterte, BBM, wala lahat naman niya eh, tinitira eh, di ba? Pag nakaupo ka talagang subject ka talaga sa ganun. Kaya ito, mababaw. Hindi siya pasok sa banga. Sa totoo lang. Ang daming question dito na hindi malinaw. So, survival instinct ang tumadali sa dugo ni Bong that time. Yes. Survival, ano yan. Siyempre, ang gusto ko, mabuhay ako eh. Pag ako, siyempre, titignan ko yung mga gwardiya. Pag hindi ako pinansin ng mga guard, hindi ako hingi ng tulong kasi, 'di ba? Ibig sabihin kasabwat sila. Pag ako pagka hinarang ng gwardiya, op, teka lang saglit, saan niyo dadalhin 'yan? O saka lang ako magsasalita, sir, tulungan niyo po ako, sir, dadalhin nila ako, 'di ba? Pero kung hindi naman ako hinarang ng gwardiya, ibig sabihin nag-usap na sila, kinausap na ni Denise siguro na sa pagbaba ni Denise, kinausap na 'yung mga guard, may lalabas kami. Ganun. Makakasama ko yan.
Belen Kadangan, good afternoon, Sir Perry. Go, 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 go! Major Bantag, Lipad, Agila, Lipad, General ho yun. Hamida, General, 4-star General. Prayers lang talaga para kay Bong Navarro, sabi ni Hamida Haji Muhammad. Jocelyn Esteban, natawa ako sa... wala bang balita kapon? Nagpasa lang Attorney Malonga ng ebidensya. Yes. Yung mga abogado nang kasabi na hindi daw pwedeng magpasa si Attorney Malonga ng formal letter, a formal ano, documentation, no, maghain, ay fake news yun. Kasi sila ng evidence, may mga documentation sila na gusto nilang i-offer sa korte. Magkokomento kami. Kami rin ay magsasubmit ng aming sariling formal offer. Mag-rule si court tapos magkokomento kami sa korte. Magkokomento kami. Kami rin ay magsasubmit ng aming sariling formal offer. Mag-o-offer din sila ng formal, no? Offer. Ibig sabihin, meron din silang itong litigation na to, yung kasi may hindi dumating na mga ano eh, witness eh. So ano ginawa nila doon eh? Bakit nahawit sila ng gabi? Ang ibig sabihin, no, may litigation na nangyayari. Nagpe-present din sila. Nagpe-present din ang double presentation ang ibig sabihin yan. Nagpe-present ang depensa, nagpe-present ang prosecutor. Kaya may mga ebidensya yon. Kaya maabot ng 3-5 oras. Tumagal ang ano, kasi nga both parties nagpe-present. Kaya meron silang formal, kaya may exhibit din sila. Na hindi naman ito makuha ng ibang abogado. Nasabi niya baka nagkamali, hindi ko naintindihan. Kaya nga hindi mo maintindihan kasi nga ayaw mong mag, hindi ka ayaw mong mag-research, ayaw mong mag-analyze. Tignan mo yung peace.